Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po ay July 7, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. We thank you for your protection. Dahil iniiwas mo kami, inilalayo mo kami at inaadyan nyo kami sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din sa aming pagising dahil taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan at biyaya ng kalakasan ang galing sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din sa inyong provision dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya po ninyo ay sufisyente sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Patuloy po ninyo i-bless ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word, Lord, will not come back void. It will always accomplish where you will send it. That's why sugo po ninyo ang mga salita sa lahat ng mga nakikinig ngayon upang mapagpalang aming buhay dahil ang iyong mga salita ay patuloy na nagdudulot ng kalakasan espiritual, katatagan sa pananampalataya at matibay na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we expect that we will receive today and this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ, once again. Welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion at ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Mark 10:18. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos." And in Amplified Version, Mark 10:18, and Jesus said to him, "Why do you call me essentially and perfectly morally good? There is no one essentially and perfectly morally good except God alone." Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan. Ngayon, we all know ng author po ng Book of Mark is no other than Apostle Mark himself. At si Apostle Mark ay kilala din pong John Mark and he was accompanied brethren with Paul's missionary journeys. At dito, itinala po ni Apostle Mark ang mismo sinabi ng ating Panginoon na bakit tinatawag mo akong mabuti? Yamang, walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Pakatandaan po natin, wala po isa man sa tao ang naging mabuti kundi ang Diyos lamang na ating pinaglilingkuran. Dahil alam naman po natin, makagawa man tayo ng mabuti, hindi po essentially, hindi po perfectly, hindi po morally, mga kapatid, only God ang siyang naging mabuti ng lubos sa ating mga buhay. Tulad po ng ating mga natutunan na dahil ang Diyos ay mabuti, maging ang kanyang mga plano ay mabuti, ang kanyang mga salita ay mabuti, at ang kanyang mga gawa ay mabuti. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Goodness, which entitled God Alone, is absolutely good. Lagi po natin that God alone is absolutely good. Siya lamang ang ganap na mabuti, tunay na mabuti, at siya lamang talaga ang mabuti sa lahat po ng panahon. And our today's grace and the promises about God's goodness in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it and we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And today, brethren in Christ, we are going to tackle
And we are going to acronym the word POEM. P-O-E-M. First point, there is no one perfectly good beside God. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Only God is perfectly good. Yes, sometimes ang tao nagiging mabuti but not as perfect, as good as ang ating Diyos na pinaglilingkuran. In fact, nagiging mabuti po tayo dahil may Diyos na nagpasimula ng kabutihan sa atin. Yun po ang wika ni Pablo sa Pilipos na He who began a good work in you. Kaya nakakagawa man tayo ng mabuti is not perfectly as God, brethren in Christ, because only God is perfect in goodness, should I say. Kaya salamat dahil may Diyos tayo na mabuti, perfectly good sa buhay po natin. Kaya because our God is perfectly good, lahat ng kanyang laplanuhin, lahat ng kanyang sasalitain, lahat ng kanyang gagawin ay pawang mabubuti, mga kapatid. Second point, there is no one obviously good beside God. Obvious po, mga kapatid, because throughout the Bible history, makikita po natin na despite ang tao ay patuloy na nakakagawa ng sins, iniquities, transgressions, wickedness, still ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mabuti sa kanila. It is obvious, brethren, sa kasaysayan ng Biblia. Kaya sabi ko nga, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakabase, hindi nakasalalay sa ginagawa ng tao, kundi ang kabutihan ng Diyos ay nakasalalay at nakabase sa karakter ng ating Diyos. Because our God is good, obviously, lahat ng kanyang gagawin ay mabuti. And then third point, there is no one essentially good beside God. Pag sinasabi, mga kapatid, essentially, ito po, walang ibang beneficial. Ang sabi nga po na mabuti kundi yung kabutihan ng ating Panginoon. In fact, isa po sa kabutihan ng Diyos ay ang pagliligtas ng sangkatauhan, because He loves us and He valued us. That's why Jesus Christ died on the cross, and that is being essentially good, brethren. Naging mabuti ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And again, His goodness, brethren, are all beneficial, are all for our welfare. Kaya nga po, salamat sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo, because that is the outcome of His goodness, brethren. And of course, fourth point, there is no one morally good beside God. Kasi yun ang binasa po natin sa Amplified. Ang Diyos, mga kapatid, morally good. Dahil talagang ito po ay, if we talk about moral, brethren in Christ, we can only found it sa ating Panginoon. Kaya He is morally good, brethren. Dahil doon po tayo nagbabase ng ating mga itikita, doon tayo nagbabase sa lahat ng ating mga action, dahil really our God is morally good, and beside Him wala na po makakagawa ng tulad sa Kanya, kasi talagang morally, brethren in Christ, talagang makikita po natin na wala isa man na bahid ng kamalian, karumihan, kasalanan na nagawa ang Diyos. Kaya He alone is morally good, brethren in Christ. Kaya to sum up of our to this message, grace and promises about God's goodness, which entitled God alone is absolutely good, and our to this grace and promises about God's goodness, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled and we acronymed the word POEM,
P-O-E-M. First point, there is no one perfectly good beside God. Second point, there is no one obviously good beside God. And third point, there is no one essentially good beside God. And fourth point, there is no one morally good beside God. And these are the acronym of the word POEM: perfectly good, obviously good, essentially good, and morally good. And these are can only be found in our God whom we serve. Kaya salamat sa Diyos dahil lahat ng kanyang plinano ay mabuti, lahat ng kanyang sinalita ay mabuti, at lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, we thank you because really that you are good, perfectly good, obviously good, essentially good, and morally good. And beside you is no other other good God. Salamat dahil we have the God like you na aming pinaglilingkuran, na walang ibang plinano kundi mabuti, walang ibang sinalita kundi mabuti, at walang ibang ginawa kundi mabuti. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa amin, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Salamat din sa patuloy po ninyong pagpapala sa aming mga kapatid na may mga negosyo. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa aming mga kapatid na mga nagtatrabaho. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa aming mga kapatid na nag-aaral. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa lahat ng aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa ng aming mga kamay. At salamat din sa araw na ito dahil once again ay aming tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. Dahil lang nais mo lamang sa amin, maging pagpapala kami sa lahat, sa aming pamilya, aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat po ng taong aming nakakasalamuha. Salamat sa lahat ng iyong mga anak, born again Christian at mananampalataya. Truly that we are well secured and well protected in your hands because we are covered with your precious blood, surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansa na sinumpa. Ang bansang Pilipinas will become a COVID-19 free country, and we continually declaring it through the mighty name of our Lord Jesus Christ, dahil sufisyente ang tinapos na gawa ng aming Panginoong Kristo para pawala ng kapangyarihang karapatan, bisa kamandag ang espiritu ng coronavirus, at inutusan namin ang espiritu ng coronavirus to stop infecting, and from now on you will never infect anymore to anyone, and we command you in the name of Jesus. At salamat din sa mga mahal, mga pamilya na may mga mahal sa buhay na na-infect, at maging po yung mga frontliners tulad ko ng mga doctors, nurses, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga government official, either national or local, na ang ilan ay na-infect ng coronavirus. Lord, we lift them up all to you, and we declare that by your stripe they will recover. Salamat din, O Diyos, sa bawat isa sa amin na patuloy po naglalaan ng oras. Patuloy po ninyo kami pagpalain sa bawat minuto, bawat oras, at bawat araw. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.